Migs, malino nga pa rin sa pag-ibig. Takot din akong ma-inlove kaya ang dasal ko kay God, bigyan ako ng karapat-dapat para sa akin. Kung bako ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Migs, malino nga pa rin sa pag-ibig. Takot din akong ma-inlove kaya ang dasal ko kay God, bigyan ako ng karapat-dapat para sa akin. Migs, malino nga. Zero. Wayly. Ganyan pa rin kung ilarawan ngayon ng Kapuso actor-vlogger na si Migs Malino ang kanyang love life. Ang aktor ni Migs Malino pero may mga babaeing kanyang natitipuhan, liligawan naman sa kanya, ngunit parang wala pa talaga sa priorities niya ngayon ang magkadyowa. Ayon sa Kapuso star at vlogger, sana raw ang magiging girlfriend niya ang siya na ring makakasama niya habang buhay. Ano nga ba ang mga qualities na hinahanap Migs Malino sa isang babae na posibleng maging jowa niya na pang forever na nga ang datingan? If ever, gusto ko yung ready for a serious relationship at hindi yung naglalaro lang, as I don't have time for that. Syempre, it will help if he's good looking, mature, mabait, cool and God-fearing. Ang dasal konga kay God, send me someone na talagang karapat-dapat para sa akin. I'm not in a hurry naman. Kasi as of now, career pa rin ang priority ko, pahayag ni Migs Malino. Pag-amin pa niya. Takot din akong ma-inlove kasi passionate ako at ibinibigay ko ang lahat. So alam ko, the Lord will send him to me at the right time na okay na akong pagsabayin ang having a busy career at love life, dugtong ng charity vlogger. Kumusta ka na, Migs, ngayong wala na si Mahal? I'm doing good po. I am happy na. I feel better now. I cannot say na Levay totally moved on from what happened, pag-amin ni Migs Malino. Kasi nandoon pa rin po sa. Okay. I believe I cannot say much about it. May kaso. So, nag-ingat po ako.
But all I can say now, just to give you an update po, we had hearing na. And mas pinili po kasi namin na tahimik na lang sana, kasi alam nyo naman po yung binabato ng mga tao sa akin, na I'm just using the incident for my own good. Diba po, parang, hindi naman nagmamatter ang opinion ng mga tao na yun eh. Ang sa akin lang kasi, I'm just fighting for my rights and love para kay mahal, kaya po tayo lumalaban sa buhay dahil sa mga minamahal natin. And yung mga sinasabi nila na I'm using her para sumikat, yung mga ganon. Syempre po masakit din for me. Kasi hindi naman po iyon ang issue talaga kung bakit, diba? Siguro po I'm just happy na may mga kaibigan kami na neutral lang. Sambit ni Migs, kasi. Labas naman sila sa kung ano ang meron kami. And, nakakataba rin pong puso, ayoko na lang pong mabanggit yung nga pangalan ha, sumusuporta po talaga sa akin. Sa puso niya, nakapagpatawad na ba siya? Natigilan ng ilang sandali si Migs Malino bago nagturan. Kasi po, siguro po, ang hirap po kasing magpatawad kung hindi naman po humihingi ng tawad, diba? Pero po ako, knowing myself po, madali naman pong magpatawad. Siguro kung napag-usapan na ng maayos, nagkaroon ng chance, nabigyan ng chance or naglaan ng oras para pag-usapan. Magiging okay naman po siguro. At least, suportado siya ng pamilya at mga kaibigan niya. Yes po, happy po ako. Kasi when it happened, medyo dumaan po ako sa stage ng depression. In denial ako noon na depressed ako. Kasi alam mo yun, gusto mong maging strong. Pero now na lang I'm okay. Parang, and kailangan mo kasing I acknowledge yung feelings mo para makamove on ka. Dumaan po talaga ako sa stage na na-depress ako. Binigyan ako ng doktor ng advice. Kasi kahit sabihin mo po na oo, hindi naman nila ako kilala. They don't know me and I don't know them. So kaya nila nasasabi ang mga ganun about me. But at the end of the day, kasi parang everywhere, medyo masakit siya for me, especially pati yung pamilya ko kasi affected. Dahil hindi lang naman po ako yung binabash ng tao. Pati yung family ko.
And I have yung mga nephews ko, yung niece ko, sa school nila. Syempre bilang tito nila. So naaawa ako sa kanila na natatanong sila regarding that na wala naman po silang kamuwang-muwang. So, dun lang po talaga ako nasasaktan, na pati yung family ko nadadamay. Kaya po after that, as much as possible, ginagawa ko pong private na lang ang buhay ko. Ayokong magsalita noong una alam ko naman ang totoo. I know my truth so I don't need to defend myself. Kasi ang importante sa akin, alam ng mga nakakasama ko, ng mga mahal ko sa buhay. Kilala nila ako, yun yung importante sa akin. Bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.